Ina. Tawa muna tayo, balik pa tayo mga ano. Nakakunod na yung mga mukha natin. Salamat po sa pag-imbita po sa amin ngayon. Salamat din po sa respeto. Sana nakarating din dito si our very own secretary ng DSUD and to all the members of this community. Sana po makapagbigay kami ng kunting liwanag, kunting ilaw kung gabi. Katulad po rin ninyo, ako po ay nanggaling sa Bicol. So if you also have problems like this, we have also problems in our own province. Nung pinag-aralan ko po kung ano po ang mandate po ng PCUP, Presidential Commission for the Urban Poor. Nakita ko po na mahirap po. At sabi ko, kaya ko ba yung trabaho na ito? Because you know, my dear friends, iba po yung sinasabi ng bylaws natin. At iba rin po yung nangyayari sa tuong buhay natin. That's why we are here, because iba yung nararamdaman ng bawat isa. Di po ba? Magkaiba man po yung sa libro, pero po ang dapat tuturan natin ang pansin. Yung nangyayari ngayon. Yung sinasabi po ni Atty. Yun po ang sinusunod ng batas at yun po ang tama sa batas. But also in the book, may ginawa pa akong dapat sabihin sa inyo, pero hindi ko na lang po susundin ito kasi ito yung inspirational speech, sabi ni Brother Lacson. Ginawa ko po ito, mabilisan, pero ito ko po babasahin ngayon because I feel the same with how you feel also. Now, sasabihin ko po ito from the bottom of my heart. Number one po, wala pong magagawa ang gobyerno pag di po tayo pupunta sa opisina ng gobyerno. That's number one. Hindi po tayo maiintindihan ng gobyerno kahit yung PCUP, kahit yung DSUD, kahit po sa opisina ng ating pinakamamahal na Pangulo pag hindi po tayo pumunta ng opisina. Nagpapasalamat po ako dahil yung gitna na yon, yung opisina ay tinaguyod ng gobyerno at yung parte nyo, yung naging daan nyo, si Brad Lacson. Hindi po malalaman ang opisina kung wala po siya. Pero ito lang po. Pagdating ko sa opisina, tambak po ang papeles ng PDC. Pre-Demolition Conference. Hindi ko po alam na kahilanan. Hindi ko po alam kung bakit. Pero hindi po napirmahan ng mga umalis ng mga chairman. Hindi ko po alam. Pero ngayon po, yung mga konsekwensya ng hindi nila pag-aksyon doon sa mga papeles, kami po ngayon ang tumatamasa. Number one po na nangyayari ngayon, sa kasama nyo na nandun na rin, yung area coordinators ng PCUP, siguro may mga kakilala kayo,
Opo. Sino po yung coordinators dito ng PCUP?